nga mamahaling diamante na tagpuan. Magandang araw sa ating lahat mga ka-teach, lalong-lalo na sa taga-subaybay ng channel natin. Yung mapapunod po natin ngayon ay ang iba't ibang uri ng mga gemstone. Nakakita kami ng konkreto sa may dalong. Agad daming winasak dahil ito daw ay gawa. Mga gemstone na ito po mga ka-teach ay galing po sa mga mananakop na dayuhan dito sa ating bansa. Ganon po ka-teach. Wala po tayong mamimina ng mga ganitong uri ng mga gemstone dito sa bansa natin. Ganon yung mga kuhan natin. Kaya marami tayong mga yaman dahil po yan sa mga mananakop na dayuhan na dumating dito sa bansa natin. Shout out na rin ako sa nagpadala dito sa video natin. Bro, maraming salamat dito sa video na binahagi mo, bro. Malaking tulong to para na rin sa kalagdagang kalaman ng mga ka-teach natin, lalong-lalo na sa taga-subaybay ng channel natin. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Sa akin kasi, kaya pinili ko yung ganitong vlog kasi gusto ko rin makahanap talaga ng tunay na mga buyer talaga. Ayun, marami na kasi akong mga na-encounter pero karamihan sa kanila is puro mga ahinti lang. Ayun, kaya mahirapan tayo. Yung iba naman, wala rin tunay na buyer. Kaya kawawa yung mga holder natin na may mga ganito. Yung iba, wala na. Tinatangay lang kasi may mga scammer din eh. Sinasabing, hey, check natin, ganyan, ganito, dalhin natin doon, pag ganyan, ipasa eh, ayun pala, hindi. Ayun, kaya kawawa yung mga, kuha natin, mga holder natin. Kaya, ang nais ko lang dito sa vlog ko, yung mapatunayan talaga na may mga tunay na buyer. Ayun lang, marami na akong mga na-encounter eh. Kasi, kuhan eh, tama na rin yung mga kuhan natin na may kaalaman tayo at saka tama na rin yung may turo tayo sa mga nangangailangan din sa atin. Ngayon sa akin, may mga idea na rin ako, karagdagan. Kaya, pasalamat rin ako sa mga source na nagbigay sa atin. Ang tungkol naman sa pag-market ng mga gemstone mga ka-TX, kailangan talaga ng papel, yung tinatawag nating sell result. Ilan lamang, meron namang mga buyer na sila na yung nag-aasay, pero bihira lang talaga. Karamihan sa mga buyer talaga, nanghihingi talaga sila ng sell result at saka yung origin ng mga items natin. Kaya kailangan talaga ay gagastos ka talaga kasi yung asay talaga nito kung pupunta ka doon sa mga private talaga ay yung mga hindi natin kilala ay magbabayad tayo na sa mga tinto at tinki pataas yata. Ewan ko sa iba. Yung sa akin, yung pinaasay ko yung kuan doon, mura lang yung mga nabayaran ko. Yung iba nga, nakalibre na. Kaya ako, pwede akong tumulong sa may mga ganito. Yun lang yung maibahagi ko. Pero kung sa mga bayeng-bayeng na, kaunti lang yung nalalaman ko sa ganun. Naming iskane kahit magulungan pa ng bato o lalaki pati ito. Dati kasi, may nakilala ko ang TH din natin. Ayun, sinamahan niya ako dito sa Davao, kami lang dalawa. May pinuntahan kami isang lugar. Ayun, buyer talaga siya. Kasi na-meet up ko talaga eh. Ayun, pero yun nga lang, sa kasamaang palad, yung dinala namin na bato, hindi, kuhan, hindi diamond, hindi gemstone. Kaya useless lang rin yung pagpunta namin doon. Ungat nakuha siya galing sa treasure hunting. Ayun, hukay yun. Pero hindi kasi lahat ng mga nahukay natin may mga halaga.
Yung iba mga sign lang, yung iba naman pampalito. Yun yung mga nangyayari. Sa akin naman dito ka-teens, kaya ako nag-vlog ng mga ganito kasi hinahanap ko rin yung mga tamang proseso ng ibang mga items. Gaya ng mga JP Morgan, yung mga iparin. Kasi marami ng mga naglipa na ngayon na nagpapahayag tungkol sa mga, ewan ko kung mga fake news ba yun o katotohanan. Yung iba naman, nagsasabi na bibili na lang daw para sa parang antique o yung gagawing souvenir. Dito nga, may beholder nga ako nakilala. Mga lumang pera na kuha nila mula sa Cuba. Yung sa source natin, dinala nila sa mga bangko. Wala nga eh, hindi nga na... pagkuhanan talaga na pagbalik. Kaya yung mga pera na yun, ginawa nila, nilagay na lang sa basura. Kaya yun, doon ako nanginayang sa mga ganun. Hindi lang yan, yung iba pa nga doon, yung mga lumang mga Wells Fargo, yung ginawa, nilagay na lang sa sako. Yung iba, sinasabi nila na may mga buyer talaga. Ayun, meron naman talaga. Yun yung mga hinahanap talaga natin. Yung mga tunay talaga na mga buyer. Kasi sawa na tayo sa mga may mga magsasabi sa atin na mga ganun, ganyan, ganyan. Bawang hingi lang rin ng mga fuel. Bawang hingi ng fuel. Yun yung mahirap. Siyempre, kung ikaw ba naman si holder, ganyan. Kaya sa inis niya, ayun. Yung iba naman, wala na. Napaghinayangan na rin. Yung iba, kinuha. Maglagay naman sampul, magdadala ng sampul. Yung isa nga, yung napag-alaman ko, susunugin na daw sana nila yung iparoti. Ako na lang yung nagsabi na huwag kasi sayang eh. Malay natin, makikita talaga tayo ng mga tunay na buyer talaga. Hindi man sa ngayon, sa darating na mga araw, meron talagang makapapanood ng mga video natin na meron talagang mga tunay na mga buyer mag-inquire sa atin. Yun yung hinihintay lang talaga natin mga katits. Kasi ito, malaking tulong na rin itong ganito para sa atin eh. Para naman lang yung mga pinaghirapan natin hindi masayang. Ganun. Kaya yung ginagawa ng iba, tinatago na lang nila yung items nila. Kasi ikaw ba naman na iba't ibang tao na yung pupunta sa bahay mo? Kaya yung kapitbahay mo yan, magtataka na yan. Iba na yung iniisip niyan. Kaya yun sila, tinatago na lang. Pwera lang yung sa mga ibang mga tao. Yung may mga kuwan talaga, kapangyarihan. Pero kung yung mga ordinaryong tao lang, ayun, matatakot na yan. Hindi na yan basta-basta magpapapasok ng tao, magpapatingin ng tao sa mga ganyan. Lalong-lalo na kung sasabihan natin, hihingyan-hingyan ng fuel. Ayun, kasi na-encounter ko na rin yan sa mga holder. Sa dami-dami na ng mga holder na mga na-encounter ko talaga. Ayun, karamihan talaga sa kanila is mga negative talaga yung mga mindset na nila sa mga ganyan. Kasi kung tatanungin ko, mga ilang taon na yan sa inyo, yung iba, umabot na daw ng 5 taon, yung iba, tagal na daw. Kaya yun, yung iba, hindi nila alam. Kaya nagtataka na rin ako kung paano nangyayari na ganon. Iwan nga ba? Puti nga na preserve pa nila yung iba. Pero meron din namang iba na gumagawa niyan yung piki. Ayun, piniprint lang nila. Ayun, marami rin kasing mga loko rin na mga gumagawa ng mga ganyan. Kaya kuha na rin. Tawag itong tsambahan lang rin. Pero yung mga gumagawa talaga ng piki, alalahanin talaga ninyo na may karma yan. Sigurado talaga, kapag hindi mabuti yung ginawa nyo sa kapwa ninyo, may darating talaga na para rin sa inyo. Yun yung masasabi lang natin. Kasi pati rin ako, na-scam na rin. Marami ng mga next video kung may...
makuan pa tayo ay lablag natin yung mga maraming mga piki na mga naglipana. Ina barangay pagkat gumudukon pati ang Guys, kung nagustuhan nyo itong mga video natin, paki-like na rin. At saka subscribe dito sa channel natin. Tapos click nyo yung notification bell para na rin updated kayo sa mga video natin. Malay natin, mayroon pang mga items na gusto ninyong makita dito lang sa mga vlog natin. Kaya yun, pati nga ako eh. Yung mga imposible na mga iniisip ko noon pwede pala magkatotoo. Kaya yun, kaya dito na rin sa mga ganito, meron talagang mga tao na may mga tinatawag nating mga kakayahan dahil sa mga bato na to. Kaya yun, salamat na rin tayo sa mga nagbahagi ng video natin. Shoutout na rin ako sa mga katihits na mga kasama ko. Ayun, kayo na ang wala ingat sa atin guys. Ganun talaga yung buhay natin. Sa trabaho ng pagiging katihits, 99% yata yung hindi tunay, 1% lang yung tunay. Kaya mahirap hanapin yung 1%, pero huwag nating ikarir. Ayun lang sa atin. Kasi kuha na ito eh. Tawag nitong parang palipas oras lang natin itong ganitong uri ng trabaho. Ayun, basta masaya lang tayo. Ayun, pero kung sinasabi talaga natin na kakalimutan na nating lahat, ay huwag naman ganun guys. Kasi marami talagang nasisira dito sa pagiging treasure hunting na trabaho. Kaya maraming salamat guys sa inyong panonood. Ayun, enjoy kayo guys at saka God bless na rin. Lalong-lalo na sa pamilya ko, saka sa asawa ko at saka sa lahat ng mga taga-subaybay nitong channel natin. Meron kaming scanner pati na rin gold detector.